Magandang araw po sa inyong lahat. Nakapag-subscribe na ba kayo sa aking channel? Nako eh, huwag kakalimutan na mag-like, share and subscribe. Ngayong araw sa Papa Dudut Stories. Ngayon pong nalalapit na ang Kapaskuhan, marami na naman sa atin na naghahanap ng karelasyon. Yung iba ang gusto ay panghabang buhay na, pero ang iba ang gusto ay kayakap lang talaga sa malamig na panahon. Pero palagi kasing may tamang panahon sa pag-ibig. Hindi natin ito dapat na minamadali o hinahanap. Kumbaga sa prutas ay kailangan ng hintayin po nating mahinog bago pitasin para masarap kapag kinain natin. Madalas talaga ay nakakainip ang maghintay. Pero kapag nagawa natin ito, walang hanggang kaligayahan naman ang pwede nating maramdaman. Dear Papa Dudut, isang bonggang-bonggang araw po sa inyo at ganoon din sa lahat ng mga sabik sa pag-ibig. Pero walang love life na kagaya ko. Ako nga pala si Aryana, 28 years old, at 4 na taong ng miyembro ng SMP o yung samahan ng mga malalamig ang Pasko. Sabi nila mas mainam paraw Papa Dudut na mag-isa kesa mapunta ka sa maling tao. Pero grabe naman Papa Dudut, kailan ba darating yung tamang tao para sa akin? Hello, 4 na taon na akong palike-like na lamang sa mga Facebook posts ng mga friends ko na may mga ka-HHWW. Kakadel sa bedwetter, kakiss on the forehead at kahappy monthsary o anniversary. 4 na taon ko na ring pinapantasya na sana ay may kasama naman ako sa Noche Buena na special someone. Ang hirap kasi sa amin Papa Dudut, halos lahat na yata ng mga pinsan ko ay may pinapakilalang jowa tuwing may mga family gathering kami. Tapos pagdating sa akin, nga. Kaya naman sinumpa ko sa sarili ko na sa susunod na Pasko ay luluhod sa akin ang mga tala at ako naman ang magkakajowa. Talagang kakariring ko ang paghahanap ng the one. Hindi na po pwede yung patiently waiting lang na relationship status, no? Kailangan ay aggressively searching na tayo sa ngayon. Sigurado naman ako na somewhere somehow ay may isang prince charming na naghihintay lamang ng deserving na maging prinsesa niya. At ako ang prinsesang handang magbigay ng saya sa malungkot na buhay ng kung sino mang prince charming na yon. Ano ba kasi ang ginagawa mo? Medyo inis na tanong sa akin ng best friend kong si Bella na nasa tabi ko lamang. Kanina pa kasi siyang nagkukwento ng tungkol sa pinapanood namin na romance movie, pero deadma lamang ako kasi busy ako sa hawak kong cellphone. Ano pa, edi naghahanap ng jowa dito sa dating app na ito, sagot ko naman sa kanya. Habang hindi pa rin inaalis ang tingin ko sa cellphone ko. Na naman, maghapon ka na yatang nakasubsob dyan sa cellphone mo. Sa kakaswipe left at swipe right sa dating app na yan, dagdag pa ni Bella. Pareho kasi kaming walang pasok sa trabaho at nandun kami sa kwarto niya para mag-movie marathon. Pero ang inatupag ko lamang talaga ay ang pag-swipe sa screen ng cellphone ko. Hoy, hindi naman, grabe siya. Pero besa, pahiram naman ako ng credit card mo please, ang sabi ko. Eh bakit naman? Tanong ni Bella habang kumakain ng chicheria na hawak niya. Magpapurchase kasi ako ng VIP membership eh, sagot ko. VIP membership? Ano yun? Para saan? Nagtatakang tanong ulit niya. Parang premium account ganun. Para makapag-resume na ako dito sa pagsaswipe right ko. Na-reach ko na yata yung limit. Kamot ulong sagot ko nang hindi ako makapag-swipe. Kung bakit naman kasi may limit pang pagsaswipe sa mga dating app? Eh di ba kakaregister mo lang sa premium account last week? Tanong ulit ni Bella. Eh ibang dating app naman yun eh.
Iba pa to, bes. Pangatlong dating app ko na to. Nakangiting sagot ko. Ano? Tatlo? Bulalas niya. O sige na, dali. Babayaran ko na lang sa'yo yung macha-charge sa credit card mo. Pakiusap pa niya. Okay, sige, saglit lang, pwede. Sabi niya bago inabot ang bag niya at hinanap doon ang pakay na credit card. O ayan na, saksak mo sa baga mo. Baklang to, jawang-jawa na ba talaga ha? Napapailing na sabi niya. Siguro deserve ko namang makahanap ng bagong jowa, no? 4 na taon na akong walang kalandian. Sagot ko pa sa kanya. Oo na, sige na. I-register mo na yung premium account mo gamit ng credit card ko. Ang sabi pa niya. Sige, eto na. Sabi ko bago ka agad na sinunod ang utos niya. Tuwang-tuwa akong nagpasalamat sa kanya at binalik na ang credit card niya. Muli kong hinawakan ang cellphone ko at bumalik din sa ginagawa ko. Hoy, hoy, hoy! Ano yan? Ano yan? Anong ginagawa mo? Biglang tanong ni Bella. Ha? Nagsaswipe, patanong na sagot ko. Oo, alam ko nagsaswipe ka. Pero ano yan? Puro pakanan? Nirarat-rat mo na yung swipe right na yan ha? Wala man lang swipe left? Na hindi mo man lang tinitingnan yung profile nung sinaswipe right mo? Nanlalaki ang mga matang sunod-sunod na tanong niya. Hayaan mo na. Swipe right lang muna ng swipe right. Saka na akong mamimili kapag may nagmatch na. Sabi nga nila, more entries, more chances of winning. Natatawang sagot ko. Nang bigla akong mapatilin dahil may nagmatch na sa wakas. Oh, huwag mong sabihin i-chat mo kagad yan ha. Ang sabi pa ni Bella. Siyempre, ano pang silbi ng nagmatch kami? Tanong ko naman. Hindi ba may kachat ka pa kamo sa Facebook? Yung Richard ba yun? Teka, paano mo nga ulit naging friend yon? Tanong ni Bella tungkol sa lalaking kinikwento ko sa kanya dati na akala ko ay magiging boyfriend ko na sa wakas. Ayun, walay na. Na-force evict ko na si kuya sa buhay ko. Umiiling na sagot ko. Sa paano mo nga siya naging friend? Pag-uusisa pa niya. Inad ko, tipid na sagot ko kasi sa totoo lang ay nahihiya na akong magkwento kay Bella. Inad mo? Out of nowhere ganon? Ayaw paawat na muling tanong niya. Nakita ko yung profile niya sa isang sikat na page. Nakita ko nag-comment siya tapos nakita na ko kaya inad ko siya. Hindi ko naman alam na boring naman pala siyang kausap. Sagot ko habang patuloy sa pagsaswipe right. Ano? Nag-add ka ng mga profile na hindi mo kakilala? Hindi makapaniwalang tanong niya. Hoy, hindi ah. Once in a blue moon ko lang nagawa yun. Mas madalas sila yung nag-a-add sa akin. Kaagad namang tanggi ko. Ina-add ka? Paano at saan naman nila nakikita yung profile mo? Pag-uusisa pa ni Bella. Di nagko-comment din ako sa mga post na nagtitrending. Tapos pag nakita nila yung picture ko na shining, shimmering sa kagandahan, ina-add nila ako. Sa wakas ay pagkwento ko sa kanya. Wow, iba rin. Tingnan natin kung saan ka dadalhin niyang mga para-paraang moves mo na yan ha. Kapag ikaw inula ng friend request at match sa mga dating app na yan, ewan ko lang kung hindi ka mapraning sa dami ng kachat mo, ang sabi pa ni Bella. Ano ka ba? Kaya na yan ang powers ko. Just wait and see. Isang araw ay magugulat ka na lang, may ipapakilala ko sa iyong jowang yummy. Taas kilay na sagot ko pa sa kanya. Papa Dudut, ang best friend ko talagang si Bella ang naging partner in crime ko sa paghahanap ng magiging next jowa ko. Na-witness niya kung paano ako lumandi sa social media, pati na rin sa real life. Nariyang isa-isa kong kinukumusta lahat ng dati kong classmate noong high school at college na alam kong single pa. Panayang heart-react ako sa mga my day nila at panayang share ko ng mga memes na may kinalaman sa pagiging single. Baka sakaling may makapansin at alam niyo na.
Kaya lang, wala naman yatang epek ang mga pinaggagagawa ko. So hindi ako nakontento sa Facebook, Twitter at IG lang. Nagpaka-active din ako sa mga happenings dito sa lugar namin. Minsan nanonood ako ng mga liga at nag-cheer ng kung sino-sinong cute na basketball player. Umaattend ng mga birthday party at kung ano-ano pa. Baka sakaling doon ko makilala ang pupuno ng bakanteng spasyo sa buhay ko. May mga mangilan-ilan din na akong nakilala pero wala pa sa kanila yung talagang nakahuli ng kiliti ko. Hindi naman ako ganoon kapihikan pero syempre hindi naman pwedeng kung sino lang yung sumulpot ay aaurahan ko na kaagad. Kahit paano naman eh dalagang Pilipina pa rin tayo. Konting pakipot pero sa loob-loob eh dying inside ng magkajowa. Aaminin ko minsan na nakakainip na rin at nakakapagod talaga. Pero syempre hindi ako kaagad sumerender. Hanggang isang araw ay meron akong nakilalang guy na feeling ko talaga eh siya na ang regalo ng langit sa akin. Araw yun ang kasal ng isang girl BFF ko. At ginawa ko ang lahat ng kapraningan ko noon, Papa Dudut. At inumpisahan ko yon sa pagsungkit ng bouquet of flowers. Kasi nga hindi ba, may paniniwala tayo na kung sino man ang makasalo ng bouquet pagkatapos ihagis ng bride, eh siya na ang susunod na magkaka-love life o kaya ay ikakasal. Kaya kinuntsaba ko ang ilang bridesmaid na ibalato na lang sa akin ang bouquet na ihagis ng bride. Pumayag naman ang iba pero hindi yung dalawa. Kaya naman sa oras ng paghahagis ng bride ng bouquet of flowers, hindi pagsalo ang ginawa ko. Dahil talagang nakipag-agawan ako sa mga bridesmaid na kasama ko. Ano na? Kanina pa tayong nakaupo dito eh. Hindi ka pa rin ba nilalapitan ng guy na nakakuha ng garter? Ano? Maghapon lang tayong ngangabels dito? Naiinip na tanong pa ni Bella. Nakakainis nga eh. Pagkatapos isuot yung garter sa akin kanina, hindi na ako kinausap pa. Pero wait ka lang dyan, bes. Sigurado ako nalalapitan din niya ako. Sagot ko kahit ang totoo ay naiinip na rin ako. Weh, eh paano mo nasabi? Tanong ulit ni Bella. Eh kasi kapag nagkakatinginan kami at giningitian ko siya, giningitian din niya ako. So ibig sabihin eh, better niya ako, hindi ba? Patanong na sagot ko. Ganon? Nginitian ka lang, bet ka na? Napapailing na sabi naman ni Bella. Ganon na nga rin yun. Teka, dyan ka lang ha, ang sabi ko bago ako tumayo. Teka, eh saan ka pupunta? Kunot noong tanong naman ni Bella. Ako na yung lalapit, Diyos ko. Sa panahon ngayon, hindi na pwedeng babaeng pabebe. Hintay mo na lang ako dyan. Babalik ka agad ako. Paalam ko sa kanya at hindi ko na nga pinansin pa ang ibang sinabi niya. Naglakad na ako papalapit sa lalaki na kakuha ng garter at nagsuot sa akin noon. Excuse me, panimula ko. Oh hi, kaagad namang bati niya. Randy, right? Tanong ko kahit sigurado naman ako na yun ang pangalan niya dahil sa sigawan ng mga tao kanina. Yup. And you're Aryana? Balik tanong niya. Yes, and I'm single. Charot. Okay lang bang makiupo? Pagpapaalam ko sa kanya. Sure. Hawak mo pa rin pala yung bouquet of flowers. Ang ganda no, bagay sa'yo. Ang sabi ni Randy na sobrang kaagad na nagpakilig sa akin. Talaga ba? Pero alam mo eh, mas bagay ka sa'kin. Pabirong sagot ko. Ha? Ano yon? Nagtatakang tanong niya. Ay wala, ang sabi ko salamat. Kagad namang bawi ko habang pigil pa rin ang kilig na nararamdaman ko. Okay, Aryana, may itatanong pala ako sa iyo kung okay lang. Tanong naman ni Randy. Go ayos lang naman, kahit na ano pa yan. Ramdam ko na abot-yenga na ang ngiti ko habang sinasabi yon. Aryana, hindi ba close kayo ng maid of honor?
Muling tanong niya na ang tinutukoy ay si Michelle na close friend ko rin. Oo, bakit? Balik tanong ko sa kanya. Talaga? Eh, ayos lang ba na ilakad mo ko? Excited na sabi niya. Ah, yun lang ba? Eh sure, ikaw pa ba? Malakas ka sa akin eh. Anything for you. Eh teka, anong sinasabi mo? Biglang tanong ko nang ma-realize ko na ang pinapagawa niya sa akin. Ang sabi ko, ilakad mo ko dun sa maid of honor na si Michelle. Ulit pa niya. Okay, sure. Sige, yun lang pala eh. Sagot ko habang pinipilit na lamang na ngumiti noon. Ayun o, thank you talaga Aryana. Sige, dun muna ako ha. Paalam niya sa akin bago siya umalis sa tabi ko. Kagad namang lumapit si Bella sa akin at nagusisa. Hoy, ano na? Ano raw sabi? Kailan daw man niligaw? Sinagot mo na ba? Sunod-sunod na tanong ni Bella. Luka-luka? Siyempre hindi. Hindi naman kasi ako yung type niya eh. Kung hindi si Michelle, inis na sagot ko. Ha? Si Michelle? Takang ulit ni Bella. Oo aba, ang kapal ng Fest Best. Nagpatulong pa sa akin na ilakad ko raw siya kay Michelle. Kung lupuhin ko kaya siya at nang hindi na talaga siya makalakad kahit kailan. Hmm? Nakakaasar? Bokya na naman ako. Hindi na ako maniniwala sa mga bulaklak na yan. Nanggigigil na sabi ko bago ko tinapon ang hawak kong bulaklak. Sobrang nasira na talaga ang gabi ko na yon, Papa Dudut. Pinaghandaan ko pa naman ang kasal na yon kahit na hindi ako ang bride. Kasi alam ko na marami akong prospect na makikita na pwede kong maging boyfriend. Ang dami kong nirequest sa gown na pinatahi ko para sa akin. Sinabi ko rin sa makeup artist na gawing special ang makeup ko at pati heels ay binonggahan ko rin kahit na hindi naman masyadong makikita dahil sa gown ko. Pero nawawalang saysay lang din pala kasi hindi ako ang bet ng lalaking akala ko ay magiging boyfriend ko na. Akala ko talaga Papa Dudut ay magiging sobrang nganga ako ng gabi na yon. Pero may pahabol pa pala si Lord para kahit papaano ay manumbalik ang kilig sa katawan ko. Dahil noong pauwi na ako ay biglang may lumapit sa akin na boylet at sinabing isa raw siya sa mga groomsmen. At gusto raw niyang makipagkilala sa akin. Tristan ang pangalan niya at kahit paano eh hindi na rin ako bokyang-bokya ng araw na yon. Well actually, masasabi kong naka-jackpot pa ako kay Tristan kasi ang gwapo-gwapo niya. Ang linis ng mukha niya pati ng gupit niya. Tapos ay hapit na hapit at bagay na bagay sa kanya yung suot niyang barong na pang-abay at ang bango-bango pa niya. Parang gusto ko tuloy siyang yakapin at panggigilan ng time na yon. Pero syempre hindi ako nagpahalata. Medyo nag-usap muna kami at inad ang isa't isa sa Facebook. And in fairness, enjoy at may sense siyang kausap. Hindi kagaya ng ibang lalaki na hanggang papogi lang. Wala noon eh naging madalas ang pag-uusap namin sa chat at video call. Minsan lumalabas din kami ng kaming dalawa lang. As in date, hindi ko tuloy mapigilan ang sarili kong isipin na baka siya na nga yung lalaking hinahanap ko. Hanggang sa nagulat na lamang ako isang araw, in-invite niya ako sa family reunion nila. Uy bes, ano na? Ano nang nangyayari dyan? Mababait ba yung in-laws mo ha? Pangungumusta sa akin ni Bella sa tawag habang mag-isa lamang ako sa kinakaupuan ko. Mabuti nga at napatawag siya dahil medyo naiinip na ako sa pagkakaupo ko. Kasi iniwanan ako ni Tristan nang dumating pa ang iba pa niyang mga pinsan. Sira, in-laws agad? Maghinay-hinay ka nga, baka mamaya mausog pa. Saway ko sa kanya. Biro lang. O so ano na nga? Pinakilala ka na ba? Tanong naman ni Bella. Oo bes, ang bait ng family niya. Tapos eh welcome na welcome ako. Tinatawag ako ng parents niya na iha. Tapos yung mga batang kapatid naman niya, ate ang tawag sa akin. Alam mo yun, feeling ko talaga eh parte na ako ng
pamilya niya, kinikilig na kwento ko pa sa kanya. Oh my God, I'm so happy for you, Beshi. Eh, paano ka ba niya ipinakilala? Girlfriend, nililigawan? Ano? Pag-uusisa pa niya. Friend, may pag-aalinlangan na sagot ko. Ha? Friend? Ulit ni Bella. Oo, pero okay lang yun kasi ramdam ko naman na parang understood na rin ng family niya na there's something special between us. Pero nahiya lang siyang sabihin kanina yun. Ang kwento ko ulit. Naku, Besa, hindi ko na bebetan yan ha. Ramdam ko ang pagkadismaya sa boses ni Bella. Ang alin? Yung ipakilala niya ako sa family niya? Tanong ko. Naipakilala ka niya as friend lang? Sagot naman niya. Eh anong masama dun? Pagtatanggol ko pa kay Tristan. Wala naman. Kung ipakilala ka niya as friend, edi okay. Eh kaso ramdam na ramdam kong humuhopya ka dyan sa lalaking yan. Alam mo mabuti pa eh, klaruhin mo na kung ano ba talaga kayo. Baka kasi asa ka to the max dyan na may something special sa inyo. Yung pala eh, ibang nararamdaman ni Tristan. Basta don't assume ha, unless stated otherwise. Kaya sige na, kausapin mo na yung si Tristan nang maliwanagan ka na bago pa tumaas ng todo yung expectation mo, ang sabi pa niya. Nakita ko na rin noon na papalapit na si Tristan kaya kaagad na akong nagpaalam kay Bella at binaba ang tawag. Sorry Aryana, ang tagal ko ba? Tanong naman ni Tristan. Ayos lang, hindi naman ako nainip. Tristan, pwede bang magtanong? Panimula ako. Hindi ko alam kung tama ang gagawin ko noon pero gusto ko na rin liwanagin kung ano man ang meron sa aming dalawa. Sige lang, ano ba yun? Patanong na sagot niya. Ano bang meron sa atin? Diretso ng tanong ko. Well, I like you. I like your sense of humor. Medyo pabitin na sagot niya. Ha? Kunot noong sad ko. I like your sense of humor. Masaya kang kasama, ganun. Simpleng paliwanag pa ni Tristan. Tristan, hindi yun ang gusto kong tanungin. Ikaw. Ako. Ano ba tayo? Nanliligaw ka ba sa akin? Tayo na ba? Kasi kung nahihiya kang umamin, ako na lang. Kung natotorpe ka lang, ako na yung gagawa ng paraan. Kasi ramdam ko naman eh, simula pa lang na special na yung turing mo sa akin, hindi ba? Mahabang litanya ko. We're friends. Biglang sabi ni Tristan. Ha? Ano? Friends? Pinakilala mo sa family mo tapos friends lang? Pigil ang inis na tanong ko. Eh bakit? Ano ba dapat? May pagtatakang tanong niya na lalo kong kinainis ng mga oras na yon. Tristan, ilang buwan na tayong nagchat-chat. Ang sweet-sweet natin sa isa't isa, lumalabas tayo ng tayong dalawa lang. Inaabot tayo ng madaling araw na magkatawagan. Pero friends lang pala tayo. O sige, ganito na lang ha. Diretsahan tayo. Babaguhin ko yung tanong ko. Ano bang tingin mo sa akin? Ano ba ako sa'yo? Muling tanong ko. Okay sige, sasabihin ko na sa'yo yung totoo. Wika niya kasunod ang pagbuntong hininga niya. Dapat kanina pa kasi kanina pa ako nagtatanong, hindi ba? Inis na sabi ko. Aryana, nakipaglapit ako sa iyo para may ipakilala ko sa mga kamag-anak ko sa tuwing may gathering ang family namin na kagaya nito. Sawang-sawa na kasi ako sa mga tanong nila na kailan ako magkaka-girlfriend? Kailan ako mag-aasawa? Bakit wala pa daw akong pinapakilala sa kanila? Alam mo yung feeling na ganun? Tanong niya. Oo Tristan, alam ko yan. Alam na alam ko yon. Relate na relate ako doon pero sana naman nilinaw mo sa akin. Akala ko kasi... Wag na nga, never mind. Pinigilan ko noon na ipagtapat sa kanya ang nararamdaman ko dahil ayokong mas lalong magmukhang kawawa sa harapan niya. Aryana, sinubukan ko naman talagang kilalanin ka.
kasi baka sakaling mahulog din ang loob ko sa'yo. Baka sakaling alam mo na, kaso wala talaga eh. O sige, ganito na lang. Total, sabi mo naman eh, nakaka-relate ka sa sitwasyon ko, hindi ba? Para makabawi ako sa'yo, kapag kailangan mo rin ng iyaharap sa family mo, you can count on me. Pwede mo akong isama, ang sabi pa niya. Wag na, hindi na kailangan. Boyfriend ang hanap ko, boyfriend. Hindi pang display. Kung friend lang din naman ang tingin mo sa akin, wag na oy. Marami na akong friends at hindi ko na kailangan ng pandagdag pa. Pigil ang luhang sagot ko sa kanya. Sorry talaga, Aryana. Hindi ko naman kasi talaga akalain na aasa ka ng ganyan. Akala ko kasi hindi ka seryoso sa mga ginagawa mong pagpaparinig. Akala ko nagpapatawa ka lang talaga. Pag-i-explain pa niya sa akin. Oo na, kasalanan ko. Masyado ako nag-assume na may something sa atin. Yun pala, friends lang. Nakakainis lang kasi eh. Sana pala nalaman ko ng mas maaga para hindi ako kormayola ng bonggang-bongga ngayon. Pero sige, ayos lang. Sanay naman na ako eh. Sanay na akong umasa at masaktan. Sagot ko sa kanya habang nagpipigil pa rin ng luha. Hindi ako naiiyak dahil nasasaktan ako. Naiiyak ako, Papa Dudut, dahil sa sobrang inis na nararamdaman ko ng araw na yon. Ang funny, Papa Dudut, hindi ba? Yung todo chat at date pa kami nung Tristan, and ang ending naman pala, eh, isang dumadagungdong na friends lang. Hay nako! Kung alam ko lang, edi sana lahat ng oras na ibinigay ko kay Tristan, eh ginamit ko na lang para humanap ng ibang boylet. Ilang buwan na naman tuloy yung nasayang sa akin para sa maling tao. Ang nakakainis lang ay hindi ko alam kung sino ang sisisihin ko. Masyado lang ba akong naging asyumera? O pa-fall lang talaga tong si Tristan? Imagine ha, akala ko talaga like na niya ako. Yun pala ay like lang niya yung sense of humor ko. Minsan talaga ay mahirap ding maging funny. Dahil akala nila, Papa Dudut, lahat ng bagay ay nagjo-joke ka. Ang ending, nga. Gaya na lamang nang nangyari sa amin ni Tristan. Hi, well, wala na nga akong magagawa kundi ang tanggapin ang bunga ng pagiging asyomera ko at mag-move on na lamang. Tuloy lang ang laban, walang sukuan, walang aahon hanggat walang nasisisid at nabibingwit na jowa. Hanggat may oras pang natitira ay gagamitin ko para makamit ang pinakaaasam kong regalo sa darating na Pasko. Ang magkaroon ng lalaking mamahalin at mamahalin ako. Pero naiwan man akong luhaan dahil kay Tristan noon ay hindi ko pa rin basta-basta isinuko ang laban. Lalo na at papalapit na ng papalapit ang Kapaskuhan. Palamig na ng palamig ang simoy ng hangin. Kailangan ko ng taong yayakap sa akin at magpapainit ng December ko. Kung ang puto bungbunga ay may bibingka at si Mary ay may Joseph, aba eh, hindi pwedeng mag-isang-isang Aryana kung kailan magki-Christmas. So ang game plan, tuloy ang offline hanap jowa, Papa Dudut. Nagbalik loob ako sa iba't ibang dating app at sa pag-i-stalk ng profile ng mga long-lost friend, classmate kong single pa rin na kagaya ko. Kung ang mga inaanak ay may hashtag finding ninong, pues ako naman ay may hashtag finding jowa. At dahil nga magpapasko ng time na yon, eh kaliwat ka na ng mga Christmas at year-end party na pinupuntahan ko. At alam mo ba kung ano ang nakakatawa, Papa Dudut? Ultimo yung Christmas party namin sa office ay hindi pinalampas ng powers ko. At isa sa mga pinunterya ko ay ang longtime crush ko noon na si Jason. Christmas party kasi namin noon at noong magkaroon ng pag-games na trip to Jerusalem ay kaagad akong sumali. Kasama rin doon ang ibang kaopisina ko at si Jason. Pero ang nakakatawang ginawa ko, Papa Dudut, sa halip na upuan, ang upuan ko, kumandong ako kay Jason at nagpapanggap ako na nagkamali ako ng upo para lang magpapansin sa kanya. Maaga tuloy akong natanggal sa game na yon. Hoy bes, anong klaseng mukha yan ah? Para kang hindi umatid na Christmas party ah, pansin ni Bella nang nag-aayos na kami ng mga gamit namin. Nakakainis kasi ang aga kong natanggal sa trip to Jerusalem kanina, kwento ko sa kanya.
Paano hindi ka matatanggal kaagad? E inuna mo pa kasing kumandong kay Jason kesa maghanap ng bakanteng upuan? Puna pa ng best friend ko. Eh yun nga yung purpose kaya ako sumali eh, para kumandong sa kanya. Minsan sa isang taon ko na nga lang magawa yun, natanggal pa ako kaagad. Inis na sagot ko. Paraan ko lang naman talaga ang pagkandong kay Jason para mapansin niya ako. Hayaan mo na, nabunot ka naman sa raffle. Pagpapagaan ni Bella sa loob ko pero hindi rin naman nakatulong yon. Raffle tapos OTG ang napanalunan ko. Aanhin ko yung OTG. Eh sira naman yung laptop ko sa bahay. Reklamo ko pa sa kanya. O di yung exchange gift mo. Bakit? Hindi mo ba nakuha yung gift na gusto mo? E di ba ipinalista naman nila kung ano yung wishlist natin? Tanong niya. Hindi nga eh, sagot ko. E bakit? Ano bang nilagay mo sa wishlist mo? Boyfriend, sagot ko. Sira ano nga, ulit pa niya. Boyfriend nga, sagot ko ulit. Seryoso ka dyan? Hindi makapaniwalang tanong niya. Oo nga, boyfriend ang sinulat ko sa listahan, as in literal na boyfriend. Sagot ko dahil yun talaga ang sinulat ko sa wishlist ko. Baliw ka talaga no, sinong magbibigay ng boyfriend sa'yo? Natatawang komento niya. E anong magagawa ko eh, yun lang naman ang gusto ko matanggap ngayong Pasko. Malungkot na sagot ko. Hoy Aryana, pareho kaming napalingon ni Bella sa kaopisina naming si Gigi na palapit sa amin noon. Oh, problema mo te, taas kilay na tanong ko. Ikaw, pagalit na sagot niya. Ako? Eh bakit ako? Bakit parang kasalanan ko? Inaano ba kita dyan? Tanong ko. Wow ha, maang-maangan school of acting ka pa? Bakit? Akala mo hindi ko alam yung pinaggagawa mo kanina? Yung paglingkis at paglanandi mo sa boyfriend ko? Pagalit pa rin wika ni Gigi. Boyfriend mo? Eh bakit? Sino bang boyfriend mo? Naguguluhang pa rin tanong ko. Sino pa? Eh di si Jason. Sagot niya. Si Jason? Boyfriend mo si Jason? Hindi makapaniwalang tanong ko. Bakit? Nagulat ka ba? Oo, boyfriend ko na si Jason. Mag-1 month na kami. Kaya kung ako sa'yo, tigilan mo na yung pag-aali-aligid mo sa kanya kung ayaw mo maging sunog na Noche Buena ngayong Pasko. Pagbabanta pa ni Gigi sa akin. Hoy Gigi ha, sumusobra ka na sa mga sinasabi mo sa best friend ko. Pagtatanggol sa akin ni Bella. Nice! Desperada girl meets supportive BFF. Perfect combination. Natatawang sabi ni Gigi na pumapalakpak pa. Anong sinasabi mo? Sinong desperada? Pigil ang galit na tanong ko dahil hindi yun totoo, hindi ako desperada. Teka bes, kalma lang tayo. Carry ko na to. Gigi, tanong ko lang ha. Masyado ka bang na-threaten dahil sa best friend ko? Medyo sarcastic na tanong naman ni Bella. At bakit naman ako mati-threaten? Kaagad natanggi naman ni Gigi. Well, hindi ka naman mag-i-effort na lapitan kami at awayin kung hindi, hindi ba? Nakangiti pang tanong ni Bella. Okay sige, sabihin na nating oo. Pero hetong tanong ko. Aryana, kung sakali lang na may kakayahan kang agawin ng boyfriend ko, gagawin mo? Hahayaan mo ba talaga ang sarili mo na maging mang-aagaw para lang magka-boyfriend ka? Nagmumukha ka na talaga kasing desperada. Mag-isip ka na nga, girl. Makaalis na nga. Sasayang ang oras ko sa inyo eh. Ang sabi ni Gigi bago kami tinalikuran. Aba't binisit talaga ako nitong bruhang to ah. Hahabulin ko pa sana si Gigi nang pigilan ako ni Bella. Bes, tama na, awat na ang pigil ni Bella. Eh nakakainis na yung babae na yun eh. Mali ko ba na may girlfriend na pala yung si Jason? Kung wala eh, edi sana hindi ako humarot to the max sa parlor game kanina. Naiinis na sagot ko. Bes, may girlfriend man o wala yung tao, palagay mo magandang tingnan sa babae yung ginagawa mo kanina?
Parang binubugaw mo yung sarili mo eh. Ang ending, nagmumukha ka lang tanga. Alam mo, medyo totoo nga yung sinasabi ni Gigi, nagmumukha ka talagang desperada. Paninerwan pa ni Bella. Oo na, mali na. Magbabaka sakali lang naman ako eh. Malay mo, pumadol si Jason. E di, jumakpat sana ako. Tara na nga. Uwi na tayo at nang makapagpahinga na. Aya ko sa kanya na umuwi na kami dahil mas napagod ako sa pakikipagtalo kay Gigi kesa sa parlor games namin ng araw na yon. Papa Dudut, isa lang yon sa mga sangkaterbang trouble na napasukan ko dala ng walang kasawa-sawang paghahanap ng bagong jojowain. Hindi ko naman kasi talaga alam na may girlfriend na pala talaga si Jason. Ayaw ko namang umabot ako sa punto na maninira ako ng relasyon para lang makahanap ng boyfriend, no? It's a big no-no for me. Kaya nang malaman ko na magjowa na pala si Gigi na yon at saka si Jason, eh karakaraka, nag-mission abort ako at itinuong ko na sa iba ang pansin ko. Sa isang guy na matagal ko na rin namang nakakausap. Ganito kasi yon, Papa Dudut. Meron akong nakamatch sa dating app na Gary ang pangalan. Maraming buwan ang nakakalipas. Pero medyo paputol-putol ang convo namin kaya hindi kaagad na uwi sa meetup. Masasabi ko namang enjoy siyang kausap, may pagka-brainy at based sa kanyang profile picture ay yummy din ang new prospect ko. Yun nga lang, ayaw niya munang mag-add sa mga social media accounts. Dahil sabi niya ay gusto raw niya munang magpaka-discreet. Ang mysterious nang dating sa akin noon, mas lalo tuloy ako na curious sa kanya. Kaya naman noong nag-aya siya na mag-meet up kami ay pumayag agad ako para magkaalaman na. At masasabi kong hindi naman ako nabigo sa nakita ko dahil ang gwapo talaga niya sa personal. Matangkad siya, maputi, yummy at ang bango-bango pa. Tapos ang dami-dami pa naming napagkwentuhan at sobrang kilig na kilig talaga ako ng gabi na yon. Kung pwede lang talaga na sabihin ko sa kanya na maging kami na noon ay ginawa ko na. Mabuti na lang at napigilan ko pa rin ang sarili ko. Kaya nang magpaalam siya na mag-CR lang muna ay kaagad kong tinawagan si Bella para ma-share sa kanya ang kilig na nararamdaman ko. Bes, sa wakas naman eh, sinagot mo na rin ang tawag ko. Kaagad na bungad ko kay Bella sa kabilang linya. O bes, eh bakit? Tanong naman ni Bella. Bes, oh my God, as in OMG talaga. Kinikilig pa rin sabi ko na hindi ko alam kung saan sisimulan dapat ang kwento. Uy bes, kumalma ka nga muna, ano bang nangyayari sa'yo? Naiiritang tanong ni Bella. Ganito kasi yun bes eh. Naalala mo yung kinuwento ko sa'yo si Gary? Yung nakamatch ko sa dating app? Magkasama kami ngayon bes. Nagde-date kami. Pagsisimula ko sa kwento ko. Ano? Tinuloy mo talaga ang pakikipagkita doon? Gulat na tanong naman ni Bella. Oo, pero alam mo bes, hindi siya poser. Totoo siya as in real na real. Mas gwapo pa nga siya sa personal eh. Ang kwento ko pa. O eh, buti naman. Akala ko gumagamit lang ng picture ng ibang tao yun eh. Kumento ni Bella dahil nang ipakita ko sa kanya ang picture noon ni Gary, sinabi niya na baka poser lang daw ito. Totoong tao talaga siya, bes. As in legit na legit. Check. At alam mo pa ha, bes. Sinabihan niya ako ng I like you kanina. Pilit kong hininaan ang boses ko noon kasi masyado na talaga akong kinikilig. Weh, hindi nga. Duda pa ni Bella. Oo nga. Alam mo bes, feeling ko eh, siya na talaga. Siya na yung hinihintay kong regalo ngayong Pasko, ang sabi ko pa. Malakas na talaga ang kutob ko noon. Alam ko at sigurado ako na matatapos na ang membership ko sa SMP. Hay nako, sana nga. At nang tumigil ka na sa kakahopya mo. Pero huy, mag-iingat ka dyan ha. Ngayon mo lang nakilala yung lalaki na yan. Baka mamaya kung saan ka dalhin yan, sumama ka kaagad. Paalam niya sa akin. Uy hindi ah, hindi naman ako ganun no, sagot ko sa kanya. Well, pinapaalalahanan lang kita.
O siya, sige na, mag-enjoy ka na dyan pero huwag kang masyadong ma-carried away ha. Muling paalala pa niya. Oo be, sige, tatawagan na lang kita mamaya. Bye! Paalam ko sa kanya bago ako bumulong-bulong sa sarili ko. Kalma, Aryana, kalma ka lang. Huwag masyadong papahalata na sobrang kinikilig ka. Kalma ka lang. Nang makabalik si Gary ay ako naman ang nagpaalam na magsi-CR lang para mag-retouch. Binilisan ko pa talaga para hindi siya mainip sa lamesa namin. Pero nagulat ako nang wala na siya doon nang bumalik ako. Iniisip ko na baka bumalik ulit siya sa CR pero may 15 minutes na ako sa kinakaupuan ko nang mapansin kong parang ang tagal naman ni Gary sa CR. Hindi lang yon ang napansin ko, Papa Dudut, kung hindi pati na rin ang pagkawala ng bag ko na nasa katabing upuan ko lamang dapat na iniwan at biniling ko pa kay Gary. Kaya naman tumawag na ako ng waiter para itanong kung napansin ba niya ang kasama ko. Nakita mo ba yung lalaking kasama ko dito kanina? Tanong ko sa waiter na lumapit sa akin. Ay, opo ma'am. Lalabas lang po saglit, may bibilhin lang daw po, sagot naman niya. Ha? Okay, pero napansin mo rin ba yung dalang bag ko? Kulay brown na maliit na backpack? Muling tanong ko. Opo ma'am, pero babalik naman daw po siya eh, sagot ulit ng waiter. Sige, salamat, nasabi ko na lang. Ayokong mag-isip ng kahit na anong masama noon, Papa Dudut. Kinukonvince ko ang sarili ko na hindi masamang tao si Gary at hindi niya nanakawin ang bag ko. Kaya lang ay hindi na talaga siya bumalik at nang i-message ko siya sa dating app kung saan kami nag-uusap ay wala na siya sa match list ko. Ewan ko ba kung bakit sa dinami-rami ng trouble na napasok ko eh hinintay ko pang mangyari ang bagay na yon bago ako tumigil. Sino ba naman kasi ang mag-aakala na yung gwapong Gary na yon eh may miyembro pala ng Budol-Budol Gang? Nagpaalam lang ako saglit para mag-CR, pagbalik ko ay wala na siya at tangay-tangay na yung bag ko. Buti na lang at hindi kasama sa mga natangay niya ang cellphone ko. Kaya nagawa ko pang tawagang muli ang best friend kong si Bella at nakahingi ako ng tulong sa kanya. Hindi na rin ako naghabol o nag-report pa sa police dahil ayokong malaman ng mga magulang ko ang nangyari. Siguradong puputukan lang nila ako ng sermon. Pagkatapos nga ng nangyari yon ay doble ingat na ako, Papa Dudut. Itinigil ko na muna ang pakikipag-chat sa kung kani-kaninong lalaki na hindi ko naman kilala ng personal. Ayoko na. Parang nadala na rin ako. Kaya lang, ayun na naman ang pressure ng mga kamag-anak ko. Magkakaroon kasi kami ng advanced Christmas celebration at makakasama ko na naman ang mga pinsan ko at ang mga tito at tita ko na parang detective kung makapagtanong tungkol sa personal kong bagay. At dahil ayaw ko namang magmukha akong tanga na walang maipakilala sa kanila ay binalikan ko si Tristan. Siningil ko siya doon sa kasunduan namin na kapag kailangan ko nang iyaharap sa family ko, eh sabihan ko lang siya. Kahit pan-display lang ay go na, kesa naman nga ako sa reunion na yon. O ano? Nakita mo na kung gaano katinding mang usyosyo yung mga kamag-anak ko? Tanong dito, tanong doon ano? Dinaig pa ang mga chismosang reporter sa mga talk show, hindi ba? Ang sabi ko kay Tristan nang makalayo na kami mula sa mga kamag-anak ko na ipinakilala ko sa kanya. Kasama ko rin noon si Bella pero kausap niya ang parents ko kaya kami lang ang magkatabi ni Tristan ng mga oras na yon. Ayos lang. Ang cool nga ng daddy mo eh. Okay lang sa kanya kung may manligaw na sayo. Hindi kagaya ng ibang tatay na tatakutin yung mga manliligaw ng anak nila. Natatawang sagot pa ni Tristan. Sus, sa tanda ko ba namang to eh. Sa tagal kong single maghihigpit pa yung tatay ko. Baka tumandang dalaga na ako noon. Pero Tristan, thank you ulit ha. Kasi pumayag kang sumama dito. Pasalamat ko sa kanya kasi malaking bagay ang ginawa niya na yon para sa akin. Wala yon. Para makabawi naman ako sa ginawa ko nung nakaraan. At saka pareho lang naman tayo ng pinagdadaanan kaya naiintindihan kita. Sagot naman niya. Ikaw naman kasi eh. Bakit ba hindi mo na lang ako ligawan para tayo na? Charot, biro ko sa kanya. Actually Aryana, may aaminin nga ako sa iyo eh.
Medyo seryosong sabi niya, kaya lang ay hindi na niya natuloy dahil biglang lumapit sa amin ang isang tito ko. Aryana, kumusta ka na? Aba, habang tumatagal mas lalo kang gumaganda. Ang puri ng tito ko. Nako, si tito talaga hanggang ngayon bolero pa rin. Natatawa ang sagot ko. O ano, may boyfriend ka na ba? Ikaw na ba ang susunod na ikakasal? Para maihanda ko na yung barong ko. Ang biro pa ni tito. Nako tito, malayo pa po yan kasi nag-i-enjoy pa ako ngayon sa buhay ko. Pero eto nga po pala si Tristan. Tristan, tito ko. Pakilala ko kay Tristan. Good evening po tito. Ang bati naman ni Tristan. Boyfriend mo? Tanong ni tito sa akin. Hindi po. Maniligaw ko pa lang pagsisinungalin ko. Ganun ba? Pero teka, parang nakita na kita iho ah. Are you related to Laurel family? Tanong ng tito ko kay Tristan. Yes po, sagot naman ni Tristan. Ang parents mo ba ay sina Beatrice at saka si Gerardo? Muling tanong pa ni tito. Opo, kagad namang sagot ni Tristan. Sabi ko na nga ba eh, nakita na kita. Long time friend ko ang parents mo. Magkakasama kami sa reunion ng batch namin 2 weeks ago. Ikaw pa nga yung sumundo sa kanila nung gabing yun, di ba? Kaya lang, di ba may kasama kang ibang babae noon? Na ang pakilala sa amin ng parents mo ay girlfriend mo raw. Pag-uusisa ni tito. Biglang naubos si Tristan at hindi ka agad nakasagot. So may girlfriend ka na at nanliligaw ka pa sa pamangking ko? Galit na tanong naman ni tito bago bumaling sa akin. Aryana, hindi mo man lang ba kinikilala tong lalaking to bago mo dalhin sa bahay? Hindi ko po alam eh. Kinakabahang pagsisinungalin ko. My God, Aryana. I understand na matagal ka ng single pero bakit naman pumatol ka sa may girlfriend na? At dinala mo pa dito sa family gathering natin. Hindi ka na ba nahihiya? Galit na panenermo ni tito. Magpapaliwanag po ako. Sasabihin ko po talaga yung totoo. Biglang sabi pa ni Tristan. Tristan, no please. Pakiusap ko kay Tristan dahil ayoko talagang mapahiya ng gabi na yon. Pero nang hindi pa rin nagpapigil si Tristan ay kagad na akong umalis sa harapan nila. Dumiretso ako ng kwarto ko papadudot, sumunod si tito at ang mga magulang ko pero hindi ko sila pinagbuksan ng pintuan. Sobrang napahiya na kasi ako sa kanila at sa sarili ko. Hindi ko alam kung anong mukha pa ang iyaharap ko sa kanila. May kalahating oras na akong nagkukulong doon nang marinig ko ang boses ni Bella at ang pagkatok niya sa pinto ng kwarto ko. Ayoko pa sana siyang pagbuksan dahil iniisip ko na baka nasa labas lang din ang kwarto ang mga magulang ko at ibang kamag-anak. Pero sinabi ni Bella na mag-isa na lamang daw siya noon kaya harapin ko na raw siya. O ano? Magtitingin na lang ba tayo dito? Ang sabi ni Bella nang papasukin ko na siya ng kwarto. Bes, hindi ko na napigilan ang sarili ko na yakapin siya. Okay lang yan. Sige, iiyak mo lang. Pagko-comfort sa akin ni Bella. Bes, para akong tanga. Alam mo, ang baba ng tingin ko sa sarili ko. Feeling ko, kagaya ko ng mga nagbebenta ng laman. Ibinubugaw ko na yung sarili ko. Iyak ko pa sa kanya. Uy, hindi ah. Huwag mo ang isipin yan. Mas masahol ka kaya sa kanila. Pabirong sagot naman ni Bella sa akin. Best naman eh, nakakainis ka. Inis na sabi ko. Pinapatawa lang kita. Pero alam mo, Bes, hindi ka naman mukhang tanga eh. Tanga ka talaga. Tanga ka kasi sa kakahanap mo ng magiging jowa, hindi mo nakikita na may mga taong nagmamahal sa paligid mo. Nandito yung mga kapatid mo, yung parents mo, ako. Kahit naman wala kang boyfriend eh, lagi naman kaming nandito para sa'yo, hindi ba? Ang payo niya sa akin. Eh kasi naman nakakasawa nang sagutin yung mga tanong nila kung kailan ako mag-aasawa. Kung kailan ako magkaka-boyfriend, paulit-ulit na lang. Muling iyak ko. Mismo, kaya mo lang gusto magka-boyfriend kasi nape-pressure ka. Hindi yung nagmamahal ka na talaga.
Alam mo, huwag kang masyadong magpa-pressure sa kanila. Take your time. Ang love, dumarating ng kusa yan. Minsan matagal, pero kapag dumating naman, masasabi mong sobrang worth it yung paghihintay. Dagdag pa ni Bella. Dapat pala, noon pa lang nakinig na ako sa iyo, no? Natigilan ko na yung pag-aaksaya ko ng oras sa ganito. Sabi ko habang unti-unti nang gumagaan ang loob ko. Uy, hindi ko naman sinasabing tigilan mo. Ang sabi ko, ilaban mo hanggat kaya mo pero mag-ingat ka, hindi ba? Eh kaso, inaaway mo ako eh. Hindi mo ako pinapansin kanina. Kung hindi pa ako kausapin nila Tito eh, magmumukha pa akong tanga kanina sa handaan nyo dito. May tampong sabi ni Bella. Sorry na, dispense ako naman sa kanya. Wala na yun. Ang mabuti pa, kausapin mo si Tristan. Naghihintay siya sa baba. Siya na ang nagpaliwanag ng lahat sa kamag-anak mo sa baba. Siya ang sumalo ng lahat ng pressure habang nagmumukmuka dito. Kaya sige na, harapin mo na siya. Muling payo pa ni Bella. Papadudot ng maayos ko ang sarili ko ay muli ko nang hinarap si Tristan na hanggang sa mga oras na yon ay hindi pa rin umuuwi. Hinintay niya talaga ako para makapag-usap kaming dalawa. Nag-sorry na ako sa kanya dahil naipit siya sa mga kasinungalingan ko. Naiintindihan daw niya at humingi rin siya ng sorry kasi hindi niya raw kaagad na sabi na may girlfriend na pala siya. Kaya lalo raw tuloy nagulo ang gabi na yon. Pero laking pasalamat ko na rin kasi matapang na pinaliwanag ni Trista ng lahat sa parents ko at mga kamag-anak ko. Ikinuwento niyang lahat ultimo sa ginawa niyang atraso sa akin noong isinama niya ako sa family reunion nila. Ang lumabas tuloy eh siya ang may kasalanan at muabawi lang siya sa akin kaya niya ako sinamahan ng gabing yon. Inako niyang lahat, Papa Dudut. Kaya kahit papaano eh naalis ang pressure sa akin. At pinaliwanag niya rin sa akin na may nakilala siyang iba at nagsisimula pa lamang sila sa relationship nila noong makita sila ng tito ko. Pero hindi niya agad sinabi sa akin ang tungkol doon dahil sa kagustuhan niyang makabawi. At bawing-bawi naman siya. Abswelto na lahat ng atraso niya sa akin. Dapat nga ay mag-thank you pa ako sa kanya kasi finally ay hindi ko na kailangang magpakapagod sa paghahanap ng jowa for the sake na may maiharap ako sa mga kamag-anak ko. Ang ending, Papa Dudut, ay walay pa rin, nga pa rin ang lola nyo. Pero this time kahit paano ay masasabi kong hindi na masakit. Okay sige, masakit pa rin. Pero at least mas naliwanagan ako na hindi ko naman pala talaga gustong magka-boyfriend. Gusto ko lang na may naipakikilala sa mga kamag-anak, yung may naipagyayabang ako sa social media. Yung hindi ako napag-iiwanan ng iba. Kaya para sa mga kamag-anak dyan na walang ibang ginawa kundi ang mag-usisa kung kailan magkakajowa ang mga pinsan o pamangkin nila, maghinay-hinay po tayo. Nakaka-pressure kaya. At para sa mga nasa sitwasyon naman na kagaya ng sa akin ay okay lang yan. Relax, enjoy and take your time. Pasasaan pat, makakakilala rin tayo ng mga inilaan sa atin ni Lord. Hanggang dito na lamang ang sulat ko, Papa Dudut, at sana po ay marami ang ma-inspire na mga tagapakinig. At malay po natin, baka sa susunod na magpadala ko ng sulat sa inyo ay totoong love story ko na ang ikukwento ko. Maraming salamat po and God bless. Patuloy na umaasa na magka-love life, Aryana. Lahat ng bagay na tungkol sa pag-ibig ay palaging may tamang oras. At kapag pinilit na maabot ay pwedeng masakit at malalim na sugat lang ang makuha natin. Maraming salamat, Aryana, sa pagpapadala mo nitong nakakaaliw pero nakaka-inspire na kwento ng buhay mo. May part siguro na nakakainis na talaga ang ginagawa mo noon pero wala eh. Ganun pa man, patuloy ka pa rin umasa na pwede kang magka-love life bago ang Kapaskuhan. Natutunan mo pa rin ang aral sa lahat ng mga ginawa mo para lang pilitin na magka-love life. Yun naman ang importante doon. Yung kahit madapa at masaktan tayo, at least alam natin kung paano ang tumayo at muling lumaban sa hamon ng buhay. Mga ka-online, ilang araw na lamang po Pasko na. At alam ko na may mga listeners tayo na totoong nakaka-relate
sa mga pinagdaanan ng ating sender na si Aryana. Pero huwag sana nating isipin na required ang magkajowa bago sumapit ang araw ng Kapaskuhan. Ito ay araw ng pagbibigayan at pagmamahalan. Pero pwede naman nating maramdaman yon kasama ng ating mga kaibigan at ng ating pamilya. Ang mahalaga sa lahat ay may malusog po tayong pangangatawan at maayos na pamumuhay lalo na sa panahon ngayon. Magpasalamat tayo na sa kabila ng pandemic na nangyayari sa ating bansa, nananatili tayong ligtas at kasama ang mga mahal natin sa buhay. Wala kang ang jowa na kayakap ngayong Pasko, sigurado naman ako na may mga kaibigan at pamilya ka na totoong nagmamahal sa'yo. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut. Don't forget to like, share and subscribe. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Stories, Papa Dudut Stories.